So for our experiment, number 4, actually nakasulat dito is number 4. Pero actually ito pa lang yung unang gagawin natin dahil nasa pandemic ang pagkapanahon ngayon. So we have now the pre-polling body as our experiment number 4, pero ito yung experiment number 1 muna natin. Since I discussed ko na sa inyo yung pre-poll a while ago or last week or 2 weeks ago. So sa pinakataas ng inyong report, you have to write your own name, yung siguro group leader na lang ang sa name, and then course year and section, the name of instructor, and then the date performed and the group number. And then ilagay na rin sa pinakababa niyan yung pangalan ng mga members. So mag-insert pa kayo ng isang cell dito, members, and then you write all the names of your members in a group. So ano yung objective natin in doing this experiment about pre-poll? Determine the acceleration due to gravity by studying the motion of a pre-poll body. So meaning parang pull lang yan eh, walang thrown upward, no? So ibig sabihin kung may awak ako ng isang object, i-release ko lang siya from the top. From the top, the velocity is 0. So bibitawan ko lang yan, i-release ko. Pagka-release ko ng object, sabay pindot ng stopwatch. Pagkabagsak sa flooring o sa lupa ng object, sabay pindot uli ng stopwatch. So you have to measure the time the object travels from the top to the bottom. So ano yung mga aparatos natin na gagamitin since pandemic ngayon? Walang problema. Stopwatch. Ano yung counterpart? You may use your cell phones. So cellphone, may stopwatch siya. And then metal ball. Kung wala kayong metal ball, any object. Pwede mong gamitin yung cellphone mo, yun ang iulog mo, and then pack, baksak sa flooring. Yun nga lang, bibili ka ng bago. O kaya hanap ka ng anumang material na sakto lang yung laki. Let us say a golf ball. Pwede rin namang block of wood. Pwede namang kutsara. Pwede rin 2 piso o 5 pisong buo. And then steel tape or meter stick, you have to use this. Sandali lang, Michael lang anak, no? Sabutin ko lang. Kasama sa recording. Hello, lolo. So, magtuturo ka yun, minawas ko. Mag-discuss ko. Sige, sige. Thank you, God. So, ingat. Hello lang, anak. May dumating lang akong poging bisita, no? Yung estudyante ko dati. Pogi-pogi nga eh. Ano muna, no? I-post ko muna yung recording natin. For a while, ha? Okay, so posit tayo, no? So yun yung mga kailangan natin sa pre-poll, including the chalk at saka yung steel tape. Kung wala kayong steel tape, pwede na yung metros. Kung wala kayong chalk, pwede na yung uling para meron lang kayong pag-mark doon sa height ng object kung saan yung release. So posit tayo sa next slide. So procedure. Measure sir, excuse me po. Yes, anak. Kailangan po ng mga picture na napa, sir. Yes, kailangan yung i-document yan na katunayan na nag-work kayo. And kaya nga pinagagawan ko kayo ng video para mas maganda yung presentation ninyo. So you have to measure the height, 1 meter. So tatlong height ang reference niyo. Una is 1 meter, pangalawa is 1.5, and then 2 meters. Make sure na na-mark na ninyo yung height na yan. Pwede sa pader, pwedeng gawin yan since outside the school tayo. And then, anong gagamitin panukat? Pwedeng meter stick, pwedeng steel tape, pwedeng metros. O pwede rin medida kung wala kayong ibang panukat. So, mark these heights on the wall in with a chalk. Pwede rin uling kung wala kayong chalk o kaya whiteboard marker or pentel pen. Drop the metal ball from these heights, ano man yung object na i-drop ninyo sa mga heights na yan, and record the time it will take the ball to reach the floor. Pagka-release, sindihin yung stopwatch. Pag-reach ng bottom, i-pulley yung stopwatch, and then you record the time sa bawat trial. Perform 5 trials for each height.
Sa 1 meter, limang beses mong gagawin yan. Sa 1.5, ganun din. And then sa 2 meter marks, ganun pa rin. 5 times. And then, ang gagawin lang ninyo, sa height na 1 meter, since 5 trials, i-record lahat ng time and then compute for the average time sa first column. Second column, for the height of 1.5 meters, you do it 5 times, 5 trials, and then compute for the average time. You add all the time and then divide by 5 since 5 trials tayo. Pagdating sa 2 meter marks, i-record lahat ng time and then take the average time. After that, compute the height using the formula as shown below in its height. May height ka mako-compute sa 1 meter, sa 1.5 and 2 meter respectively. Set yung formula natin, HEB is equals to 1 up GP square. And alam naman natin ang value ng G, 9.81 meter per second square. And then yung HEB, ito yung experimental value natin na na-obtain natin sa height calculations. So, proceed. So, anong gagawin ngayon? HEB, i-record yung mga height na na-compute natin by using this formula. And then, we will be having a comparison between the height true value. Yung true value, ito yung sinukatan ninyo. And then, height experimental value, ito yung na-compute ninyo. So, kapag hindi yan naging exacto, ibig sabihin, may epekto ang air resistance. One matter yun. Maaring naapektuhan ng hangin ang tulin ng object sa kanyang pagbagsak. Pangalawa, hindi synchronize ang inyong pagpindot ng calculator sa motion ng object. So siguro nauli ka ng konti sa pagpindot or nalit ka ng konti or nauna ka ng konti. So kasama yan sa mga observations ninyo. Hindi naman kasi digital yung mga gamit natin na manumano lang, manual lang tayo. And then you have to compute for the percentage error. So may talo kayong percentage error, isa para sa 1 meter, isa para sa 1.5 meter marks, and then sa 2 meter marks. So ganyan lang kasimple. So yun yung legend ng ating percentage error. And then ililista dito yung mga percentage error na na-obtain ninyo. And then ito naman, additional questionnaires. You answer them briefly. Kasama yan sa mga pupuntusin ko sa inyong score, sa inyong experiment. And then finally, you have to create your own conclusion and observation. Pagsamayan na lang ninyo yung dalawa base sa inyong karanasan sa experimentation ninyo ng pre-poll. And that's all for the experiment number 4. Any questions so far? Wala ba yung gustong itanong? Question? Klaro ba yung instruction? O wala sa kahirap-hirap. Yes po. May cellphone ka lang na may stopwatch, meron ka lang object. Kung gusto mo, yung frame lang girlfriend mo o ng boyfriend mo, yun ang ipagsak mo, pwede rin yun. So, yun ang gamitin ninyo sa inyong experimentation. Klaro ba? Klaro? Yes po, sir. Okay, so proceed tayo sa susunod na experiment. So, yung experiment number 5, madali lang ito. Kayang-kaya nyo rin ito. So this is Newton's second law of motion or experiment number 5. You will also do it at home sa inyong mga bahay-bahay dyan. Pwede kayong mag-form ng grouping o group work sa bahay ng kaklase mo and mag-usap kayo or magkaroon kayo ng meeting. Okay, since sa level 0 naman tayo ngayon, hindi na level 1. Huwag lang kalimutan yung mga face mask natin, no? Tsaka yung mga vaccination card kapag lalabas ng bahay. Okay, so objectives. Know the relation of masses and accelerations. Perform the application of Newton's second law of motion utilizing the simple Atwood's machine. So meron tayong simple Atwood's machine sa ating physics laboratory. And since ako naman yung physics laboratory technician ng school natin na bago, anytime gusto nyo mag-perform, kapag okay na yung klase, pwede ko kayong tulungan. Okay, next, apparatus. We have the set of weights, stopwatch, and yan lang, saka yung string na pagtatalian ng object and then pulley. Kung wala kayong pulley, maganap lang kayo ng round na texture o yung may cylindrical na rod
lagyan nyo lang ng konting mantika or ng grasa and then doon nyo ilagay yung inyong string. Kung walang string, pwede naman yung nylon cord o kaya kahit na anong cord yan, kahit na anong tali yan. Huwag lang yung magaspang na tali. Kung wala kayong pulley, hindi problema yan. Stopwatch, cellphone, set of weights, maganap na lang kayo ng mga bottles, lagay ng tubig para medyo mag-iba ng timbang. Kaya pwedeng mineral water. And then sakalin nyo timbangin gamit yung pangkilo ng mga sari-sari store. I-record ninyo yung measurement o yung weight. We need two weights here, the mass one and the mass two. So kailangan nyo ng dalawang bottle or ng dalawang lata o ng dalawang object. Itimbangin nyo lang. And then yung stopwatch lang. Pagtataliin nyo lang yung dalawang object sa isang tali. And then ganito yung procedure natin. Since wala nga yung stand, okay lang yan. Meter stick, yung panukat natin ng depth or ng height between two objects at the initial setting. So background, the acceleration of an object on the net applied force and the mass in an outwards machine, the difference in weight between two, saka lang si Ma'am Roman natawag sa mga anak, natawagin pa lang. Hello po ma'am, hello. Hello po. So let's proceed. Kasi na, daming patalastas talaga mga anak. Ganyan talaga ang buhay. Procedure. Set up the Atwoods machine as shown in figure 7. So ganyan lang ang setup mga anak. Imagine niyo kung paano yung gagawin yan ngayong pandemic. So pagtataliin niyo yung dalawang object sa magkabilang dulo and then make sure na yung mask tube naka-fixion sa ground. And then, mas mabigat ang M1 kaysa sa M2. So, ibig sabihin, hawakan mo muna yung M1 at saka M2 bago mo i-release. And then, may tag-aawak ng dalawang yan at may tag-aawak din ng stopwatch. And then, dapat sa grupo, cooperation kayo. Bago i-release, sukati na yung kagad yung height. Ito, no? I-record na kagad yan. And then, make sure na yung mass 1 at saka mass 2 nakarecord na yan. So, anong gagawin? I-release yan. Sabay sa pagpindot ng stopwatch sa pag-release and then bababa ang M1, tataas ang M2. Kukunin nyo lang yung time. Record lang yung time. Klaro ba? Klaro? Klaro ba? Klaro ba yung procedure? Sir, yung mga ano po, gagamitin po na pang papigat. Meron po bang ano na bigat po dapat? Nakaindicate po na bigat. Mas hindi masyadong magkalayo yung bigat anak, no? Para hindi naman sobrang bilis nung time. Hindi masyadong magkalayo. Pero make sure na mas mabigat ang M1 sa M2. Para hindi kayo mahirapan sa pag-measure ng time. Mahirap kasi yung mabilis ang bumagsak. Kailangan lagyan ng konting slow motion by experience, no? Slowly but surely. Kailangan may konting slow motion siya para hindi ka mahirapan sa time. May effect din kasi yan sa pagpindot . Kuha ba? Yes po. Okay, so proceed tayo sa second procedure. Para naman meron kayong libangan na tagal na kayong walang ginagawa masyado sa physics sa laboratory. So measure the distance in meters. Assign different values for M1 and M2. Be sure that M1 is greater than M2. Allow M1 to fall a distance h from near the pulley to the floor. Measure the time M1 reaches the floor. Repeat 5 times, mga anak. 5 ulit yung gagawin yung trial. And then, i-record nyo dito yung mga oras. Compute yung average time. So, ganyan lang kadali yung experiment natin. And then, calculate the value of the experimental acceleration using the formula shown below. Formula. Ito yung acceleration experimental value. Calculate ninyo, given na yung height, yung sinukat nyo kanina, sa yung average time, will be given the result for the acceleration experimental value. For the true value, okay, ayan, ito true value natin. Ito yung formula. May M1 tayo, may M2, may value ang G. Mako-compute ninyo yung true value. Then, i-comparein lang yung experimental value sa true value. Yan. Next, experimental value, i-record ninyo at saka yung true value. And then calculate the percent error.
ganyan lang kadali mga anak. And finally, conclusions and observations. Ano yung conclusion na nabuo ninyo? Ano yung mga na-observahan ninyo while nagpo-perform kayo ng experiment? Ano ba yung mga reasons kung bakit malaki yung percent error ninyo? Pwede nyo sabihin na, hindi synchronize yung pagpindot ko ng stopwatch. May epekto pa rin ang hangin. May epekto ang friction dahil magaspang yung pulley. So, gano'n lang yung mga susulat ninyo doon para mapatunayan kung kayo ay nagtrabaho. And that's all for experiment number 5. Now, para magbigyan ko yun ng idea kung paano ba ginagawa yung leveling. Di ba may mga points kayo? Halimbawa, ito yung BM1 ninyo. Ito yung BM1. Ayata magsulat. Assuming this is your BM1. Ito yung turning point 1, turning point 2, turning point 3, and then BM2. Kunwari lang. O wala kayong automatic level na pwedeng gabitin dahil nga pandemic, wala kayo sa school. So ang gagawin nyo lang ganito. Markahan ko, no? Ayan. Bubrain ko lang yung isa dito, yung nasa bandang gitna. Madali lang yan. Anong gagawin nyo? Level loss lang. Okay, kunwari, gusto nyo ma-determine yung differential elevation between two marks. Ito, at yan, no? Ito yung differential elevation natin. Ganyan ko siya, no? Ayan. Gusto nyo malaman yung differential elevation between these points dito, doon, saka doon. Eh, nakataon, may wall kayong nakita sa taas. Ayan. Ayan yung wall natin. Ayaw gumuwit. Akin ang mouse ko. Nagpapabago na. Ito yung mouse. So tayo. Okay. At yung level loss natin, yan, i-levelin nyo through water. Tapos sukatin ninyo yan. Ito yung backside. Sukatin ninyo ito. Ito yung foreside. Lipat nyo dito yung leveling ng hose. Yan. Level nyo by water, yung level ng tubig. So, kunin nyo yung backside, kunin yung foreside. Ilipat dito yung level loss, kunin yung backside, kunin yung foreside. Tapos, pwede na ninyong ilista sa table yung mga data ninyo. Pangmalapitan lang yan, anak. No? Kasi hindi naman ganun kaaba yung level loss. Just for the sake lang na makapag-improvise kayo at magawa ninyo yung konsepto ng differential leveling. So, dagdag lang yan.